wisdom. Instead of your shame, there shall be a double portion. Instead of dishonor, you shall rejoice in your land. Therefore, in your land, you shall possess a double portion. You shall have everlasting joy. Restoration is upon you today. Restoration, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya tutok ka lang dyan, dito sa Heart of Wisdom. Isang mapagpalang araw mga ka-wisdom. Salamat po sa inyong pagtutok sa aming programa. Punong-puno ng pag-asa at pagpapalang araw na to. At sigurado kami na ko sabay-sabay tayong magpalakasan. So teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Napakarami na po nating pinagdaanan at pinagdadaanan hanggang ngayon. Nga, 'di ba? Nako eh, isang pandemya na wala sa ating mga kamay, no? Ito yung scenario na maaring hindi sumagi sa ating isipan man lamang, walang nakaisip. Ni walang nakapagsabi o walang nakapaghanda man lamang na meron palang papadating na ganitong sitwasyon. Kung saan mababago ang ikot ng mundo, mababago ang araw-araw na pangyayari sa buhay natin mula dun, Pastor, sa mga nakasanayan, di ba? Sabi mga nakasanayan natin. Pag-ikot-ikot. Pangangapit ba? Bahay, pagtambay, di ba? Marami po ang nawalan, marami ang nasaktan. Marami ang natakot, marami ang nahirapan. Wika nga po ng iba, tila ba wala ng pag-asa. Pero dito sa ating programa, abay napakasarap magnilay ng mga pangako niya. Siya ang nagtakda ng lahat ng oras ng pangyayari ng iyong buhay, ng aking buhay, ng ating buhay. Oo naman, because He is the Alpha, He is the Omega, He is the beginning and the end. Yes, nothing is hidden sa kanyang mga mata. Oo naman, walang ano, Pastor, walang natatago, walang nalilihim. Saan ka nga ba pwede magtago? Wala. God is everywhere. Sabi ka, ilalim, nandun ako kataasan, di ba? Naroon siya sa lahat ng dako at nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Kaya, saan pa ba tayo hugot ng karunungan, ng wisdom, ng kalakasan? Dapat sa kanya lamang. Kay Jesus lamang tayo kumapit. True, dahil eto na nga ang mabuting balita. He is going to restore you. He is going to restore me, all of us here. He is going to restore every person na nako nawasak yata. At ewan ko ba, kinalawang na rin siguro. Yan naman ang plan talaga ng ating Panginoon. From the very start, ibalik ang original niyang plano para sa buong sangkatauhan. Totoo. Naku, kung matatandaan natin, Pastor, di ba, yung Garden of Eden. Yes. Kinreate ni Lord. Napakaganda niyan eh. Di ba? Perfect. Lahat ng bagay na nandyan, perfect. Until sin entered. Nakapasok, yes. Nakapandaya. Di ba? Because of deception. Because of wrong decision. Mm-hmm. At nagkasala nga ang tao. Mm-hmm. Wrong choice, di ba? Kasalanan na yun, eh talaga naman, o bumaba, minana natin kay Adan. Kaya, ang plan ni Lord, simula pa noon, i-restore talaga tayo, panumbalikin dun sa original position, original condition, original plan na mayroon siya sa atin bago nagkasala ang tao. At para mangyari yan, wala sa ating effort, wala sa ating mga kamay, nasa kanyang kaparaanan lamang. Jesus is the only answer. God gave His Son to us to restore us to Him. Dahil sa kanya, we are saved, we are healed, restored, renewed, forgiven. Pasarap na paulit-ulitin mo yun, di ba? Kaya nga, nako eh, mga nangyayari sa atin ngayon, alam na niya yan. He knows the future, no? He has, at ito maganda, Pastor eh, alam ng Lord yung future. May plano siya. He yes, has a plan. Yes, para sa kabubuti natin. Mm-hmm. Yes, He knows what to do. He is working at it. May ginagawa o may ginawa na si Lord
para sa anumang problema na hinaharap mo. Nothing surprises our God. So, akala kasi ng iba, Pastor, parang, uy, nagugulat pa si Lord. Eh, alam niya lahat yan. No, alam na niya yan. At ito yung maganda, ang ganda-ganda na nakalaan para sa'yo, para sa atin. Kaya, habang may buhay tayo sa lupang ito, no, may pag-asa tayo. Kaya, lagi natin sinasabi dito, Pastor, laban lang. Kapit lang. Kapit lang. Huwag hayaan ang mga negative situations sa paligid o sa buhay mo ang magtangay sa iyo para hindi maniwala na kayang i-restore ni Lord lahat ng bagay, higit pa sa dati. Tama, tama. Kaya ngiti-ngiti. O, ngiti muna. Ngiti. Kahit mabigat ang buhay, naku, sa tingin mo lang yan, lagi pong may reason para mag-smile. May dahilan para mag-enjoy. Dapat palagi, di ba, magpasalamat every day, magbigay, maging bukas palad, laging may dahilan para mabuhay tayo sa araw-araw. Ay, tama, Pastor. No, yun, may mga tao kasi parang wala na silang reason for living. Nako, eh, kaya ka, alam mo yung marami kasi nagbo-browse ng channel eh. Kaya ka nadaan sa channel na to kasi yan ang sinasabi ni Lord sa'yo. No, pinapasabi ni Lord sa'yo, there is a reason for your existence. Hindi man maganda ang sitwasyon ngayon, hope in the Lord. Mm-hmm. Wait ka lang. Huwag mainip. He is restoring health to you. Mm-hmm. He is restoring not just your health, but also amen, your wealth. Yes. Your passion. Yes. Minsan kasi, Pastor, yung mga ganyang pagkakakulong at paghinto, eh, pagpapatigil, parang nawala yung passion natin eh. And even God wants to restore your relationship. Amen. Ito pa maganda. God wants to restore your beauty. Hallelujah. Inside yes out. Yes. Kahit natutulog tayo, God is restoring right now. Lahat ng bagay na akala mo ending na, pero si Lord lang kasi talaga ang may hawak ng ending. Siya lang ang nakakaalam ng ending. Ako naniniwala, Pastor, na yung story natin o yung story mo ko, Wisdom, napakaganda. Ang finish line kasi may naghihintay dun sa dulo eh. That is our Lord. Kaya nga, huwag tayong padidistract. Yun. Huwag lilingon-lingon. Focus lang sa Kanya. Focus lang sa katotohanan na restoration is coming. Oh naman, si Lord pa ba? Walang bagay na mahirap sa Kanya. Eh, meron nga, di ba? King of Restoration. Paborito mo yun? Yes, King of Restoration. Anong ginagawa nun? Sa Signal TV. Anong ginagawa nun? Mga luma. Tinabalik nila doon sa higit pa doon sa tsura niya. Oh, di ba? Lumang kotse, lumang kagamitan. Yes. Eh, napapanumbalik nila. Ang kaibahan, ang tunay na King of Restoration, hindi lang kagaya ng dati ang laan niya sa iyo, kundi mas maganda pa kaysa sa dati. Mas valuable pa, mas nagmamahal yung value, di ba, Pastor? Mas maganda, mas level up kaysa sa dati. Eh, ako nga, buhay na yes, pa ito. Di ba? 5 years may sakit, worst scenario yung last year, finale yes year. That was 2004 ba yun? Diba, kala ng kaway, tapos na eh. Pero God has a better plan. I was restored back at mas higit pa kaysa dati yung mga nagagawa natin. Yung mga bagay na di natin nagagawa dati, nagagawa na natin ngayon, di ba? Yung mga bagay na wala tayo dati, meron na tayo ngayon. Yun yung restoration. E paano, Pastor, kung sumuko tayo nun? Kung sumuko ako nun, umayaw na ako, huminto na ako, edi hindi ko sana nakita o hindi ko naranasan yung restoration ni Lord. Kaya, amen, naku, may restoration dyan ka, Wisdom. Huwag kang maiinip, huwag kang maayaw. Yes, ano nga ba ang meaning ng restoration? Okay, restoration po, ang ibig sabihin ay a bringing back to a former position or condition. Ibabalik sa dating posisyon o kondisyon. Napakagandang malaman ng bawat isa sa atin na tanging si Jesus lamang ang may kakayahan na i-restore tayo sa anumang kinalalagyan natin ngayon. Alam naman natin na maraming naging epekto sa atin itong pandemya na to. Maraming nanakaw na oras, maraming nanakaw na opportunity, maraming nagsarang business, even yung education system natin. So, aba, inabago lahat dyan. Kung dumarating sa ating isipan na tila wala ng pag-asa na makabalik tayo o maayos ang lahat, ngayon na ang panahon na baguhin natin ang ating isipan because our God can restore us. He is not just the King, no? The Great
greatest Hallelujah. Restorer. Siya ang magpapanumbalik ng lahat ng bagay na ninakaw at sinira ng pandemyang ito o anumang sakit, anumang trial, anumang storm, earthquake, di ba yung mga pagyanig sa buhay natin. Naalis ka man sa dati mong posisyon, maniwala ka, ibabalik ng Diyos sa iyo yan. Malamang mas mataas na posisyon pa. Parang nangyari yan, di ba? Totoo yun, anumang condition mayroon ka dati, ako, ibabalik ng Panginoon sa iyo yan, mas maganda, mas maina, mas kaaya-aya sa paningin ng Diyos and even, syempre, sa paningin din naman ng mga tao. Yes, sabi nga ni Bill Johnson, whenever God restores something, He restores it to a place greater than it was before. Oo, ganda niya, kaya, no? Kaya anuman ang dating posisyon na nawala o kondisyon na nawala, umasa tayong lahat na mas mainam pa sa dati ang babalik ni Lord sa atin. Napaka sarap pag-usapan ang restoration at nakaka-excite. Pero dyan lang kayo, magbabalik pa ang Heart of Wisdom! Halina't sama-sama purihin natin siya. Halina't sama-sama sumamba sa ngalan niya. Ngayon ang araw ng kaligtasan, ito ang oras ng pagdiriwang. Ikalakpak ang iyong kamay sa pagpupuri, ipahayag ang ngalan niya mula sa labi. Ang puso mo'y magalak, luwalhatiin kang ganap, dakilang Diyos. Halina't sama-sama sumamba sa ngalan niya. Ngayon ang araw ng kaligtasan, ito ang oras ng pagdiriwang. Ikalapak ang iyong kamay sa pagpupuri, ipahayag ang ngalan niya mula sa labi. Ang puso mo'y magalak, luwalhati Nagbabalik po kami dito sa Heart of Wisdom sa usapin na restoration o yung pagpapanubalik. At kanina, napag-usapan natin na ang restoration ay available sa lahat. Kaya naman, ipagpatuloy natin ang ating usapin. Amen. Hindi lang posisyon at kondisyon ang maaaring restore sa atin dahil maging ang kapayapaan natin ay maaaring panubalikin ng ating posisyon. Gusto ko yun, restoration of peace. So, hindi lang pala yung position, hindi lang yung condition, kundi yung kapayapaan. Ito pa naman yung kailangan natin lahat sa oras at pagkakataon ng buhay natin ngayon. And even kahit anong panahon ng buhay natin, Pastor, kailangan araw-araw, minuto-minuto, may peace tayo. Ito yung hindi kayang ibigay ng mundo. Mm-mm. Sabi nga ni Lord sa John 14:27, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled and do not be afraid.
Maraming bagay ang maaaring makapagpawalan ng kapayapaan natin. Pero kayang-kayang ibalik ng Panginoon ito sa atin. Kaya wala tayong dapat ikatakot o ipangambaman. Huwag kang matakot, ka-wisdom. Sabi ni Paul Jim George, restoration and hope is available each time you return to God. Mm-hmm. Available ang restoration and hope. Pag-asa. So, ang tanong, eto ka-wisdom, palag ba tayo? Payag ka ba na lumapit kay Lord? Payag ba tayo magpa-restore? Kung nalayo ka o piling mo malayo ka na, gagawin mo lang, balik lang. Hindi siya nagsasara ng pintuan kahit kailan. Para sa iyo, lagi siyang nakatanaw sa tarangkahan. Because He is a God of restoration talaga eh. Lagi niya tayong hinahanap, lagi tayong hinihintay ni Lord, lalo na feeling lang. Minsan kasi feeling lang namang nalalayo. Di ba yung parang prodigal son? Yes, so, feeling lang niya. Pero choice niya kasi. Yes, ang aman niya laging excited sa pagbabalik na kanya. Kasi ibig sabihin, choice ng tao eh, kung lalayo siya. Pero si God, lagi tayong minamahal eh. Lagi tayong hinihintay. Di mawawala ang pag-ibig ng Panginoon sa atin dahil kay Jesus. Mm-hmm. Iiwan nga niya yung 99 eh, para hanapin yung isang medyo nalayo, medyo naligaw. Yes. Siguro, mahina yung tupa na yon. Kaya medyo naiwan sa flock o kaya talaga namang naligaw. At sa pag-iwan siya 99, senior niya na hindi walang kakain na kaway doon. Ano yun? Safe yun. Yes. Ganyan kakahalaga sa kanya. Nais niyang panumbalikin ng iyong lakas, pag-asa, pag-ibig, kaayusan, at lahat-lahat. Payagan mo siyang baguhin ang iyong sitwasyon ngayon because He is the God of restoration. Ang Diyos na magpapanumbalik ng lahat ng sinira at inagaw ng kaaway sa atin. Alam ng Diyos na ikaw ay nahihirapan, lalo na sa pinagdadaanan natin lahat ngayon. Maaring naiinip ka na para bang wala ng pag-asa. Yung bayan na to, ano na ba nangyayari? Di ba? Maraming mga reklamang ganyan. Wala namang pag-asa ang buhay ko. Wala namang pag-asa yung pamilyang meron ako. Even yung mga negosyo, iniisip ng iba, wala na ba talagang pag-asa? Palalakasin ng Diyos ang loob mo dahil ang totoo, may pag-asa sa Panginoon. Kaya niyang panumbalikin ang lahat mas maganda sa dati. Mas mainam sa dati. Mas pinagpala ka kaysa sa dati. Dahil yan din ang pinangako ni Lord sa bayan ng Israel. Tinupad naman niya yun eh, at siguradong tutuparin niya sa buhay natin. Dahil tayong mga nakay Christ, di ba? Tayo ay mga seed of Abraham. We are Abraham's seed. Tayo ay binilang ng Diyos sa kanyang tahanan. Mga anak tayo ng Diyos at ang pangako niya noon ay para sa atin din ngayon. Naku, ito sabi niya, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo ng pinsalain, ng katakot-takot na balang ang inyong mga pananim. Ako ang nagpadala ng hukmong ito laban sa inyo. Magkakaroon kayo ngayon ng saganang pagkain at kayo magubusog. Pupurihin ninyo si Yahweh na inyong Diyos na gumagawa ng mga kahangahangang bagay para sa inyo. Hindi na muli pang kukutsain ang aking bayan. Kaya nga, malalaman ninyo na ako'y suma sa inyo. At akong si Yahweh lamang ang inyong Diyos, hindi na muling hahamakin ang aking bayan. Ang Diyos ang magbabalik ang mga nawala sa atin. Ano ang nawala sa iyo nitong panahon ng pandemya? Maring nawalan tayo ng kalayaan, kinulong tayo sa ating tahanan, pinahinto ang pagtitipon, di na tayo maaaring lumabas gaya ng dati. Pagpasok mo nga sa mga establishments ngayon, Pastor, di ba, i-check yung may tututok dito. QR codes, tututok. Tapos, hahanapan ka ng QR codes, titingnan yung temperature mo, no, kailangan dalhin mo pa para malaman na ikaw ngayon o mabasa. Mas mahal pang araw ang yung pagpapacheck sa PCR test kumpara sa mga ticket sa airplane. Parang dinidiscourage ba na umalis? Parang ganun. Dati po, hindi maaaring pamigay ang mga detalye natin. Pero ngayon, laya nilang nakukuha ito sa atin. Parang unti-unti po, sinasanay tayo sa panahon ng tataka. Nakikita mo na ba? Kaya, naku mga ka-wisdom, huwag tayong pakampante. Kailangan lagi tayong rapture ready. Gaya po ng
mga pananampalataya natin sa Biblia. Kasi kapag nasanay tayo sa system, di natin namamalayan. Pastor, dadating yung panahon, eh, andali na nating tanggapin itong tinatawag nating Mark of the Beast. Madali na para sa tao na magpatatak. Kasi nga, parang ganito, kinukondisyon yung mind. Conditioning, ha? Kinukondisyon na tayo sa system. Kinukontrol na tayo na bawal lumabas. Pag pumasok ka, i-check kita, no? Naku, kailangan talaga protektado tayo ng salita ng Diyos. Sabi nga po ng Biblia sa Pahayag 13:17, at walang maaaring magtinda o bumili malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang katumbas ng pangalan niyo. Nako, eh, hindi ka makakabili. Kahit ano kung wala kang tatak. Hindi ka makakapag-negosyo kung wala kang tatak. Ngayon po, hindi ka makakapag-grocery kung wala kang QR codes. At darating ang time, hindi makakalabas ng bahay kung hindi ka bakunado. Yan, narinig ko yan sa isang prophet. No, mahalaga po, no? Pwede nila kasing palabasin na threat tayo sa iba. Pero, etong magandang balita. Ito yung restoration ng Panginoon. Mabuti siya dahil bago po mangyari ang lahat ng yan, He is going to take us out of here. Kaya ngayon pa lang pagbutihin na natin yung pananampalataya natin. Huwag tayong magpapaloko sa mga taktika ng kaaway. Never tayong manlamig. Huwag tayong lalayo. No? Huwag tayong tatalikod. Huwag tayong padadaya. Si Adan kasi nadaya. Yes, dahil babalik ng Diyos ang ating kalayaan, He will restore our freedom. Galatians 5:1. Malaya na tayo dahil kanino? Dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Tinanggap na natin ang kalayaan mula nang makipag-isa tayo sa ating Panginoong Jesus. Tayo ay ibinilang na mga anak ng Diyos. Ano mga ginawa sa atin ni Lord? Pinatawad, linis, binago ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga, ito kailangan nating maging matatag hanggang huli. Maging matatag laban sa taktika ng kaaway. Maging matatag laban sa mga bagay na maaaring umalipin sa ating muli. Gaya ng mga bisyo, kalayawan, makanasan ng mundo, karamdaman, galit, pagiging materialismo, pag-ibig sa salapi, at mga bagay na hindi bunga ng Espiritu. Panatilihin natin ang ating kalayaan hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Maging malaya tayong ano, magpuri, magpahayag ng kanyang salita gaya dito sa Heart of Wisdom. Yung ating pagiging malaya ay maganda kasi marami tayong mga kapartner. Yes. Diba? Nandiyan ang Light TV, yes. Nandiyan ang TVN Asia, yes. Nandiyan ang Facebook and YouTube, nandiyan ang mga... Actually, itong palabas natin na ito, napapadala pa natin sa mga outreaches na hindi naaabot ng maanumang mga teknolohiya. Ako, kaya malapit na malapit na. Ito ko, wisdom. Palayain mong sarili mo sa galit. Palayain mong sarili mo sa inggit, sa sama ng loob. Palayain natin ang sarili natin sa pagiging makasarili. Yung, alam mo yung, ako lang kasi, ako ulit, me, myself, and I, no? Wala nang iniisip na iba. Kailangan ho nating palayain ang sarili natin at syempre patatagin ang sarili hanggang muli. Minsan may isip po na parang inalis din ang kalayaan natin para makahingan ng maayos. Imagine may mask na tayo, may face shield pa, kaya akala mo nahihilo ka. Nangyari sa akin yan. Pala, wala ka ng oxygen. Nangyari sa akin yan. Malay carbon dioxide na lang nasisingot. Ang hangin ay libre, bigay ito ng Panginoon, pero ang kaaway, pilit pa rin itong ninanakaw sa atin. Totoo yan. Nako, mga minamahal, dyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Heart of Wisdom. From the highest of heights to the depths of the sea, creation's revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, every creature unique in the song that it sings, all exclaiming,
Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All-powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim, you are amazing, God. Who has stalled every lightning bolt where it should go? Or see heavenly storehouses laden with snow? Who imagined the sun and gave source to its light? Yet conceals it to bring us the coolness of night. None can fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All-powerful, untainable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim, you are amazing, God. Indescribable, uncontainable, you place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. Incomparable, unchangeable, you see the depths of my heart and you love me the same. You are amazing, God. You are amazing, God. You are amazing, God. Welcome back, mga ka-wisdom, sa topic natin na restoration. Ito yung pagpapanumbalik ng Diyos sa mga kalayaan na inalis sa atin, no? Kalayaang lumabas, kalayaang huminga ng maayos. Sabi ko nga kanina, nahihilo yata ako. Akala ko nag-grocery ako, nahihilo ko. Yung shield pa naman ni acetate. Parang umaalon, oo, nakakahilo. Kaya, naku, dadating din yung panahon, malapit na. Huwag tayong maiinip. Sunod lang tayo sa pag-sunod sa mga protocols na binibigay sa atin ng gobyerno. Ano pang nawala sa atin? Maaring nawala ang iyong kalusugan? Oo, dahil sa virus na to, feeling natin may sakit na rin yung lahat ng taong makikita at nakakasalamuhan natin. Dahil sa pandemya, may mga, eto, totoo to, may mga sakit na hindi nabibigyan ng atensyon ngayon, pastor. Yung iba, ayaw nang pakonsulta sa doktor, ayaw nang pa-ospital, kaya mas lumalala ang kondisyon. Pero ang Diyos pa rin ang magbabalik ng nakaw na kalusugan ito sa atin. Naawa nga ako doon sa isang news minsan eh. Yung professor hospital hopping. Ayos sa tanggapin. Hanggang sa puno na eh. Puno. Hanggang sa nag-home quarantine. Patuloy natin ipanalangin. Pero ang taas ng fever niya eh. Sana nag-try siya. Kaso wala na yun. Pero eto, Jeremiah 30:17, "For I will restore health to you and heal you of your wounds, says the Lord." Sabi ng Panginoon, ibabalik ko ang kalusugan mo at pagagalingin ang iyong mga sugat. Kung meron kang karamdaman, ang Diyos ang magpapanumbalik ng iyong kalusugan. Ano mang sugat na meron ka, injury, hindi maayos na function ng katawan o system,
gagalingin ka ng Diyos. Oh, I speak healing sa iyo ngayon na nakatutok dyan. Sa lahat po na nakatutok sa programang ito, be healed Jesus. In Jesus' name. Sa Latin ni Jesus, magaling ka na. Cancer, Jesus. Be healed. Diabetes, be healed. Jesus. High blood pressure, blood disease, kidney disease, na mga may stones na ko, lusawin ni Lord yan, even yung eye problem, I speak healing para sa iyo. Maging mga may karamdaman sa kanyang puso, atay, reproductive system, every system, lahat ng systems na mayroon, in Jesus' name, pinapanumbalik ng Diyos ang iyong kalakasan, ang mga nakaratay sa banig na karamdaman, itatayo ng Diyos. Manalig ka lang. Masarap pag-usapan talaga yung restoration eh, di ba? Kasi hindi natin masasabi na, uy, restored ako kung hindi nga tayo makabangon. Ako nangyari kasi sa akin yan eh, kaya naniniwala talaga ako na ang Diyos pa din talaga ang siyang magbibigay sa atin ng true restoration. At syempre, hindi lang yung kalusugan, di ba? Pati yung kasaganaan natin ay ipapanumbalik niya. At hindi lang basta kasaganaan ang ibibigay niya, ito yung kasaganaan na mabubusog ka. Marami kasi sa gana na sa lahat, tila ba hindi pa rin busog. Walang kasiyahan, walang satisfaction dahil ang tunay na kasaganaan kasi kay Kristo lang matatagpuan. Wala sa dami ng pera, kaibigan, kayamanan, kasikatan, o ano pa man ang tunay na kasaganaan nakakabusog. Kapag natagpuan natin ang Panginoong Jesus na sa atin na imagine mo ang masaganang pagkain na nakakabusog dahil dito magpupuri ka pa kay Lord. Alam mo yung ano yung nabusog ka tapos napapraise the Lord. Hallelujah. Ka. Marami kasing talagang hindi talaga nila na-appreciate pastor eh, yung tinulungan mo na, pinakain mo na, nagreklamo pa habang may biyaya, mas tumataas naman siya, 'di ba? Habang binibiyayaan, mas naiiba yung kanyang ugali, 'di ba? Nakalimutan na si Lord yung nagpala sa kanya at siya pinalilimutan yung mga tao sa paligid. Sa bawat pagkain po natin, huwag natin kakalimutan kay Lord galing yan. Kahit simple o magarbo, si Lord ang nagpapakain sa atin. Oo, totoo yun. Nung mahigpit po yung quarantine natin, di ba? Hindi naman tayo ginutom ni Lord. Meron tayong mga supply na mga dinala sa atin. Hindi naman din nagpabaya ang gobyerno nung panahon na yun. Yung pinakamahigpit, ECQ ba yun? Enhanced community. Ah, yun yung pinakamahigpit natin inabot eh. Talagang pinakain tayo. Eh, eto naman ang tanong eh, kailan ba talaga kasi nagpabaya si Lord? Sabi nga niya, Mateo 6:25-26, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong inumin upang kayo'y mabuhay o kayo'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan, kaysa damit? Masdan ninyong mga ipon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kayo'y nagtitipon sa kabali. Ngunit pinapakain sila ng Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ipon? Totoo yan. Alam mo yan, yung kahit araw-araw mo lang basahin, pag nilay-nilayan mo, ang ganda eh. Sarap, di ba? Pag nakita mo, kung ano. Ayaw ni Lord ng kino-compare, pero ang sarap, di ba? Makita mo lamang kung mga ipon ito. Ibig sabihin, tingnan mo na ito nga, halos mura yung halaga niya. Wala nga siya halos value. Yun eh. Pero tayo, valuable eh. Kaya sinasabi ni Lord, masdan mo. Tingnan mo. Oo. Masdan mo. Lumingalinga ka. Tingnan sa mo yung mga blessings na natin. Mga binibigay niya sa atin. Ang Diyos ang magkakaloob ng lahat ng kailangan natin. Masaganang pagkain at iba pa. Lahat po ng basic needs na nawala, aba, i-re-restore ni Lord yan. Panunumbalikin niya. Sabi nga natin dito sa programa natin, higit pa kaysa dati, mas maganda kaysa dati. Ganyan po kabuti si Lord. Kaya, naku, sabihin mo dyan sa sarili mo, mahalaga ako. Sabihin mo dyan sa sarili mo, sa katabi mo, kasambahay mo dyan, kung sino man ang kasama mo, mahalaga ka. Kasi yan po ang totoo. Mahalaga tayo sa Lord. Yes, higit pa sa mga ibon, higit pa sa lahat na kanyang nilalang, ang kanyang halaga ay nababase sa kanyang anak. Ang ating Panginoong Jesus na nagbigay ng buhay sa krus ng Kalbaryo. Napakahalaga natin sa Panginoon upang siya ay mamatay para sa atin.
hindi niya tayo hayaang magutom. O mawala ng damit, o mawala ng tahanan, hindi niya tayo pupabayaan. Kailan? Totoo yan. Iba kasi nauunay takot eh. Parang, ay, nakikinig ba si Lord sa prayer ko? Kailan kaya niya sasagutin? Hindi, eto ang tanong eh. Kailan ka ba nagutom? Kailan ka ba walang naisuot? Tingnan mo nga yung damitan mo, hindi mga mabilang eh. Di ba? Lahat tayo may tsinelas. Yes. Meron man siguro walang tsinelas, pero mabuti pa rin sila kasi may ginagamit siya para magka-tsinelas siya, di ba? Nako, ang Diyos din ang magtatanggol sa atin. Di ba? Walang sino man ang pwedeng humamak sa atin. Walang sino man ang pwedeng mamahiya sa kanyang mga anak. Pwedeng mangmaliit sa kanyang mga anak. No? Masakit kasi yun pa sila yung sabi nga, eh, maliit na eh, minaliit pa. So parang feeling niya, wala na talaga siyang pag-asa. I-restore ka na, Lord. Dadating yung promotion mo. Yung mga bagong pintuan, alam mo ba, bubuksan ni Lord yan. Para naman, ikaw ay makilala para umangat yung buhay mo. At syempre, yung pamumuhay mo. At syempre, itatanghal ka ni Lord. Yung mga nagkasakit ng COVID, talagang na-discriminate. Pero sabi ni Lord, sa Isaiah 61:7, sa halip ng kahihiyan, ang bayan ko'y tatanggap ng kasaganahan. Sa halip ng paghamak, sila'y magsasaya sa kanilang minana. Maging doble ang inyong kayamanan at ang inyong kagalakay magpasawalang hanggan. Ipagtatanggol tayo ni Lord, panunumbalikin pa niya ang ating kayamanan ng doble-doble. Ako, ibang klase si Lord, ano, Pastor? Hindi na muling mapapahiya yung bayan natin. O kaya tayo mismo, hindi mapapahiya yung church natin. Diba? Kasi doble pa nga yung restoration na gagawin. Yes, walang gawa ng kaaway ang makakapanira sa ating pagkatao. Kung sisirain tayo ng iba, si Lord ang makakalaban nila. Natatandaan ko si Joe, di ba? Anong restoration sa kanya? Double. Double. Diba? Yung mga anak niya, di ba? Mas maganda. Yung, mas maganda. Yung kanyang kayamanan, mas doble. Mabuti. Talaga, inisa-isa dun yung bilang eh. Ito yung dating bilang, tapos na doble. Ang dami na po, ang dami ng patutuon ng restoration. Hindi lang yung buhay namin, tagang patutuon ng restoration ng Roy. Kundi balikan natin yung mga character sa Biblia. Sobrang antindi ng mga restoration. Eh si ano na lang, di ba? Si Maria. Si Mary, di ba? A sinner. Meron ni-restore ni Lord. Hallelujah. Si Lazaro, di ba? Ang daming mga binuhay pa. So, God can restore us to life. God can restore us everything na sinira sa atin. Na si kayang-kaya ng Panginoon buuin tayo kahit ang daming taong nanira sa'yo o nanira. Sabihin natin, dami-dami na. May mga nanira sa ating lahat. May mga umayaw sa atin, may nag-reject sa atin, may tumalikod sa atin. Tandaan natin, no? Pati si Lord nga, tinalikod na niya. Pero lahat ng pagkapahiya na to, sabi nga, lahat ng nawala, doble ang pagbabalik ng Panginoon. Diyan lamang po kayo at magbabalik po ang Heart of Wisdom. Ang karamdaman. Ako'y ni.
iyong pag-ibig. Kapighati Welcome back, mga ka-wisdom! At ipagpatuloy natin ang ating talakayan patungkol sa pagpapanumbalik ng lahat ng nawala, restoration. Mga minamahal, nalalapit na ang restoration. Totoo yan. Unang Pedro 5:10. Pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama si Kristo. Kaya magtiis lamang tayo na kung maikli na lamang na panahon, ikaw ay kayang-kayang pagalingin ni Lord, kayang-kaya kanyang pagpalain, kaya kanyang patatagin, bibigyan kang muli ng lakas ng loob dahil ang pundasyon natin ay si Jesus. At, siyempre, ang kanyang mayamang salita. Yan yung pinaghuhugutan natin dito sa Heart of Wisdom, no? Kaya nga, hindi tayo matitinag, hindi tayo padadaig ng ano pa mang bagay. Hindi tayo matitinag ng sino man. Hindi tayo magagapi dahil kasama natin si Lord. Sino ang tumawag sa atin? Ang Diyos. Siya mismo ang tumawag sa iyo, sa akin, upang maranasan natin ang mga blessings na mula sa Panginoon. Kaluwalhatian na hindi lamang para dito sa lupa, kundi sa magpawalang hanggan kasama ang ating Panginoon. Ire-restore ni Lord ang iyong buhay. Panunumbalikin ng Diyos ang iyong kaligtasan, ang iyong kagalingan, ang iyong kalakasan, at syempre, ang iyong kaligayahan. Kaya mangingiti ka ulit. Maraming taong hindi na makangiti. Mapait. Yes. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. At para naman sa mga anak ng Diyos na nakakaranas ng kahirapan, kawalan, kapighatian, karamdaman, ang restoration ay ngayon na. Ngayon na. Dahil sa ating Panginoong Jesus, sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, nang isuko natin ang buhay natin sa kanya, alam niyo po ba, na-restore na ang lahat-lahat ng bagay sa buhay natin. Kaya dapat, i-declare na lang natin sa buhay natin, the restoration is here, health is here, freedom is here, riches is here, pati yung mga business nyo, i-restore ni Lord yan, even yung relationship, strength,
physical, emotional, spiritual revival, and syempre, financial increase. Sabi ni Dan Allender, the work of restoration cannot begin until a problem is fully faced. So una muna syempre, tanggapin natin na mayroong kailangang i-restore. Yes. Sa buhay natin. Halagang bagay yan na makita natin at tayo mismo yung gagawa para maging bahagi po ito nung tinatawag na panumbalikin ng Panginoon ang lahat ng bagay. May magandang ako napanood na movie sa South Africa. For how many years nagkaroon ng kaguluhan laban sa puti at laban sa itim. Pero dahil doon sa presidente nila na nahalal, itim ang nahalal, si then na-restore unti-unti yung pagkakaroon ng dipagkakaroon. Ano ipinanlaban sa masama? Mabuti. Blessing. Grabe. Kinulong siya for 30 years. Tapos nanalo siya sa election. Nakalabas siya, di ba? Tapos nanalo siya sa election. At nagulat ang lahat ng mga itim dahil bakit ginagawa niya ng mabuti yung mga taong nang-api sa kanya. Nang-api sa kanya. Kinulong siya. Pero pinakitaan niya ng maganda. Hindi niya inalis sa katong-patungkulan yung mga puti na talagang nandun. Nelson Mandela. Yes, tayo Nelson Mandela. Grabe, panoorin niyo po yan. Ang ano kasi dyan, ang maganda nga kasi dito, kapag gusto nating ma-restore, hindi rin tayo maninira. Yes. So, yun ang maganda dun eh, di ba? Kasi kung ang plano ni Lord, i-restore tayo, iayos yung buhay natin, dapat yung iba din, tutulungan din natin silang maayos yung magpa-restore ka talaga. Oo. Hindi pwedeng hindi ka magpapa-restore. Kasi yung restoration, pwede yan, pastor, na gagamit ang Lord ng ibang tao. Para i-restore yung condition mo. Pwedeng may mga instrumento siyang gagamitin para padaluyin yung blessing papunta sa'yo at maiayos mo lahat itong naging gusot. Sabi nga, di ba, hindi ka mag-shine kapag pinatay mo yung ilaw ng ibang tao. Ibig sabihin, huwag mo nang pakialaman sila, di ba? Yes, ikaw yung dealing mo kay yun, Lord. Mahalaga po yun, mga ka-wisdom, na tayo mismo ang may gagawin tayo para lahat ng ito ay maibalik ng higit pa kaysa sa dati ng Panginoon. Eh kung gusto niyang gawin, magmukmuk na lang. Yes, ang plano ng ating gobyerno is mabakunahan ang mga Pilipino, at least 70%. Ang gusto nga ng ating pamahalaan, 100%. Kaya maraming mga Pilipino, di ba, ayaw magpabakuna. Natatakot. Paano mare-restore yung dati kung hindi tayo sasama? Kasi yun yung missing eh. Ano sa missing link? Yung bakuna para makontain siya. Magandahan naman, nagbabago kanilang isip, pakikita nila yung pananaw. Siyempre dahil nila sa pananaw at nagbabalik sila, nagpapabago. Marami naman. Oo, marami naman. Tsaka isa pa, isamahan natin siyempre ng prayers. Yes, prayer mahalaga talaga. Prayer changes things through Jesus Christ. Kaya lahat ay pinapanalangin natin sa pangalan ng Jesus, mangyayari yan. Gagawin mo lang is paniwala. Sabi nga natin kanina, restoration is on its way. No, kaya, lapit na. Oo. Kaya ka-wisdom, ano man niya pinagdadaanan mo, ano man niyang kahirapan na pinagdadaanan mo, ano man yung mga nawala sa'yo. Kasi minsan, akala natin, kapag may nawala sa atin, o may kinuha sa atin, o may pinto ang nagsara sa atin, parang end of the world na. End of everything. Minsan hindi natin nakikita na it's for our protection. Meron nga tayo patotoo na isang kaibigan natin, di ba? Meron silang pagkikita ng kanilang kaibigan, pero 4 hours siya naghintay. Tinanong natin siya, ba't di siya umalis doon sa 4 na oras na paghintay niya? Eh kung dumating. Kaya tayo, matuloy lamang po tayong maghintay sa pangalan ni Jesus. Dahil restoration is on its way. Magbabalik po kami at ipapanalangin namin kayo.
pagsikat ng araw hanggang ito'y di na matanaw. Pasasalamat ang aking dala, buong puso alay ang pagsamba. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa amin at sa lahat po ng umaasa na panunumbalikin ni Lord lahat ng nawala. Hayaan mo, ka-wisdom, buksan mo lang yung buhay mo, yung puso mo at ipapanalangin ka namin ngayon. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay umaasa sa lahat ng mga dalangin aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesus na ikaw magpabalik ng lahat na kinuha ng kaawa. Nakaw ng kaawa, sinira ng kaawa, pinatay ng kaawa. At naniniwala kami na higit pa kaysa sa dami yung pagkakalong sa bagat ikaw ang Diyos na mong mahal, Diyos na makapangyarihan. Lord, sa pangalan ni Jesus, nasa iyo ang pag-asa, nasa iyo ang pangalan ng tunay na kapayapaan. Lord, in Jesus name, magulos na ito na nararanasan ng bawat iyo. Ikaw ang mag-ayos. Ikaw magpatigil at maranasan namin, Panginoon, ang kaayusan, kalayaan na nagmumula sa iyong pangalan. In Jesus' name, Amen. Panginoon, ibigay mo ang ninanasan ng puso ng mga anak mo na nakatutok ngayon. Ang lahat ng bagay na ninakaw, ng kaaway, sinira at pinatay, ibalik mo ito, Panginoon. Double portion. At hayaan mo na mabusog, masatisfy ang sinumang nagnanais ng satisfaction. Thank you, Lord, for restoring us. Thank you, Lord, for all your promises. This we pray in Jesus' name. Amen. Ako, patuloy niyo po kaming abangan
dito sa Light TV, TBN Asia, TBN Philippines, siyempre sa aming Heart of Wisdom Facebook page. Ako po si Pastora Dr. Kit De Guzman. At ako po si Pastor Doc Jason De Guzman. Magkita-kita po tayo muli dito sa Heart of Wisdom. God bless you. God bless you. Wonderful, worthy of our praise. Let God.